personal na kinausap at kinumbinsi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at Pasay City Mayor Emmy Calig Sorobiano ang mga benepisyaryo ng bagong programa ng tanggapan na offline pag-abot, kasama sa mga nakipag-usap ang social worker ng tanggapan sa mga pamilya at bata na naninirahan sa kalsada. Kabilang din dito ay bibigyan ng identification ID ang mga benepisyaryo para sa kanilang pagkakakilanlan. Pansamantala namang manunuluyan sa shelter facility ng tanggapan ang mga benepisyaryo hanggang sa maproseso ang tulong at maibalik sila sa kanilang mga probinsya. Minabuti na personal na masaksihan ni Secretary Gatchalian at Mayor Calig Sorobiano ang unang araw ng expanded reach out pag-abot operation upang matiyak na nasusunod ang proseso ng programa at para na rin mapangalagaan ang karapatang pantao ng mga naninirahan sa kalsada. Active rin kami dyan dahil mga mamamayan natin to. Oo, nag-reach out tayo sa kanila pero gusto natin nasusunod yung proseso na itinakda natin na nire-respeto ang kanilang karapatang pangtao ang main goal natin is expansion of social protection. Ayon kay Gatchalian, nakipag-ugnayan ang kanilang ahensya sa MMDA at mga lokal na pamahalaan upang ikonsulta ang mga lugar sa Metro Manila na maraming pamilya o bata na naninirahan sa kalsada. Intersections, busy areas, kung saan marami tayong pamilya na nakatira sa lansangan. Yung initial map na yon ibinigay sa amin. And then as we go into cities, kinukonsulta natin yon sa local officials. So, na-approve rin ng mga mayor natin, sila na rin nagko-correct kung tama or may kakulangan or dapat padagdagan. I have to remember, paulit-ulit ko sinasabi, mayors will always know their areas better. Sa Pasay City, may 5 lugar kung saan maraming pamilya ang makikita sa kalsada, kabilang ang EDSA, Taft Avenue, Rojas Boulevards, Andrews Avenue at lugar na malapit sa International Airport ayon kay Mayor Emmy. Kasama sa nakumbinsi ni Secretary Gatchalian ang ilang pamilya na nasa kahabaan ng Makapagal at Rojas Boulevard sa Pasay City na sumama sa DSWD at upang mabigyan ng nararapat na intervention sa ilalim ng offline pag-abot program. Isa, si Aling Ana Alvano at ang kinakasama nito ang pumayag na sumama sa tanggapan ng ahensya upang matulungan na makauwi sa kanilang probinsya. Ayon kay Aling Ana, 3 taon na silang nasa kalsadang naninirahan at palipat-lipat ng lugar. Tanging pangangalakal lamang ang kanilang hanap buhay. Nasabi ni Aling Ana na nais talaga nilang umuwi sa probinsya sa Mindanao. Salamat ako na malaki. Makauwi na ako sa probinsya namin. Saka binigyan ako ng ID ko ng DSWD. Bukod pa riyan, kusang loob din na sumama sa DSWD ang katutubong ETA na mula sa Olongapo City upang matulungan na makauwi sa kanilang tahanan at mabigyan ng livelihood assistant at transitory packages. Makatatanggap ang mga sumamang benepisyaryo ng PhilSys ID na ipoproseso na sa DSWD kasama ng pagkuha ng mga importanteng detalye at biometrics. Dito na rin aalamin ng mga social workers ang kalagayan ng mga nasagip at kung anong intervention ang maaaring ibigay sa street families. 1 to 2 weeks na talagang yung dalawang team, the local government team and the national government team, iikot ng iikot, kakausapin, kikilalanin, uunawain. Pag na-reach out na at sumama, pumayag na sumama sa DSWD at sa city, sa processing center katulad nito, nakita niyo yung processing center, nandyan yung biometrics. So nakita niyo yung mga DSWD at mga CSWD agents, bubuuhin na yung profile. Yung pangalan niya, ipapasok na sa database, biometrics, then bibigyan ng pag-abot ID, which is hopefully the prelude to him or her getting a PhilSys. Pansamantala rin na manunuluyan sa shelter facilities ang mga benepisyaryo hanggang sa matapos ang proseso at matulungan silang makabalik sa kanilang tahanan at mabigyan ng trabaho. Unang ipinatupad ang proyektong pag-abot program sa 3 lugar na mula sa National Capital Region, partikular sa lungsod ng Manila, Pasay City at South Caloocan. South Caloocan and portions of Manila City. Then afterwards, palaki yan ng palaki until makover natin yung 17 LGUs ng Metro Manila. Alam naman natin na malaki yung trabaho, kaya nga kami nagpapasalamat sa mga LGU kasi manpower din nila ginagamit natin. Collaboration talaga to. Samantala, kukuni naman sa ilalim ng Balik Probinsya Program ng ahensya ang pondo sa pagpapatupad ng offline pag-abot ayon sa Kalihim.
Sa ngayon, wala pang pinal na datos ng mga sumama sa ahensya sapagkat tuloy-tuloy ang trabaho ng mga social workers sa paghahanap at paggumpinsi sa mga ito. Tiniyak din ni Gatchalian na pupursigihin nila na maibalik sa probinsya ang mga pamilya na nasa lansangan hanggang sa maabot na nito ang iba pang probinsya. Mula rito sa Pasay City, para sa Your TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.